country ni Angel Singh. Atin na lang tingnan ang nangyari sa India. Libo-libong tao ang infected sa second wave ng virus dahil sa ginawa nilang malaking pagtitipon o piyesta. Dahil sa nangyari, madaming nag-infected at namatay. Halos naging ghost town ang lugar ng pinagdarausan. Walang masama po ang magprotesta, walang masama kung may ipaglalaban ka. Pero sa panahon ngayon, dapat po nating intindihin na nasa peligro po ang ating buhay, lalo na ngayon na mayroong second wave ng virus. Sana po naintindihan po natin 'yun, mga kababayan. Ito, tingnan niyo naman, 'di ba? Tapos pag halimbawa, marami ang naging infected, marami ang magkakaroon ng COVID, kanino nila isisisi? Isisisi nyo na naman sa Pangulo. Isisisi nyo na naman sa gobyerno na naging pabaya ang gobyerno. Samantalang kayo, imbis na tumulong kayo na para masugpo yung virus, ito pa ang ginagawa nyo. Magtitipon-tipon, okay. O nandun na tayo. May pinaglalaban kayo. Ayan, may pinaglalaban kayo, di ba? May gusto kayong iparating sa gobyerno. Pero sana naisip nyo na delikado din para sa buhay nyo at buhay ng pamilya nyo ang ginagawa nyo. Hindi ba pwede yung pagpaliban muna natin? Lalo na ngayon na nasa kasagsagan pa tayo ng pandemya. Ganito talaga. Gusto nyo talaga matulad tayo sa India? Gusto nyo talaga na magkaroon tayo ng mas malaking problema na idinulot ng mga ganyang pagrarally-rally nyo? Sana man lang inintindi nyo naman lang sana ang sitwasyon. Nagprotesta kayo dyan, iwala nga kayong social distancing. Kung ako dyan, dapat pinaghuhuli lang yung mga yan eh. Yung mga hindi sumusunod sa batas. May rules tayo eh, social distancing. Nasaan yung mga social distancing? Yung mga nagpapatupad ng community pantry na yan. Okay, maganda lang yung layunin nyo. Di ba dapat makipag-communicate kayo sa mga LGU, sa mga barangays? Pwede nyo naman yung gawin kung talagang bukal sa loob nyo yung pagbibigay nyo ng tulong sa mga tao dahil alam nyo naman talaga, alam nating lahat ngayon na marami ang nahihirapan, marami ang nagugutom. Okay, fine. Tumulong kayo pero sana inayos nyo yung pagtulong nyo na hindi naman kayo lumalabag sa batas. Ayan, panoorin nyo ang nangyari sa India. Gusto nyo ba na ganyan ang mangyayari sa atin dyan sa Pilipinas? Gusto nyo ba ganyan ang mangyayari sa atin? Doon pa rin naman sa India, patuloy pa rin yung kaso or pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 na naitatala sa naturang bansa dahil isa nga sa itinuturo ay dahil sa mga isinasagawang religious festival. Kung kaya't ilang lugar na rin sa India ay mistulang naging ghost town na. Para umanong ghost town na ang ilang mga lugar ngayon sa bansang India, lalo na at patuloy ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 dahil sa double mutant virus na mabilis makahawa lalo na sa mga hindi sumusunod sa mga health protocols. Ito ang ibinahagi sa Bamboo Radio Coronadal ni Bamboo International Correspondent Aiza Malik na nakapag-asawa ng Indiano at doon na naninirahan ngunit tubong lungsod ng Coronadal. Ayon kay Malik, ang dating crowded na mga lugar sa New Delhi ang punong-puno ng mga tao na nagkakasayahan ay wala na umanong pumupuntang tao sa ngayon dahil na rin sa mahigpit na pagbabantay ng mga otoridad at ipinapatupad na curfew. Ngunit aasahan umano ang pagdaas pa ng kaso ng COVID-19 dahil na rin sa libo-libong dumano sa isinagawang religious festival kung saan nagsimula ang second wave at na-detect ang double mutant na virus. Sa ngayon, hindi lamang ang mga tanke ng oxygen at mga hospital beds ang kinukulang, kundi maging ang pagkain dahil ang ibang mga palengke ay hindi na nagbubukas sa takot na mahawa. Makikita rin ang patuloy na mass cremation sa ilang mga lugar ng mga nahawaan ng sakit na hindi man lang nagamot sa ospital. Siyempre po, nakakalungkot na ganun po yung response ng president natin kasi po Bida-bida ito. Medyo naiinis na ako sa pagmumukha dito. Sorry, bida-bida lagi. Di na lang tumulong, napakarami pang sinasabi. As of now po, 807 na yung community pantries. Sa mga kala mo naman, siya talagang laging inspirasyon ng community pantry. All over the Philippines. Sana po, wag natin maliitin yung mga... Asan dalete? Diyan, tutol ako sobra. Anong sinasabi mong wag sana pong maliitin? Sino nagmamaliit? Si Pangulong Duterte? Excuse me, walang sinasabi ang Pangulong Duterte ganun. Ang sinasabi ni Pangulong Duterte, ayusin. Ha?
Bigyan ng guidelines. Huwag pumapel. Huwag magbida-bida. Huwag maging ignorante. Wala siyang sinasabing minamaliit. Ano sinasabi mo minamaliit? Ah, kung ako yung reporter, babarahin ko yan eh. Anong, saan yung nakuha yung nagmamaliit? Wala akong sinasabi yung Pangulo na minamaliit niya. Bida-bida ka. Pagkakapwa-tao ng mga organizers, donors, yung compassion nila. Wala, makinig ka na mabuti. Masyado kang nagdudunung-dunungan. Walang sinabi si Pangulong Duterte na minamaliit niya yung mga organizer, minamaliit niya yung mga tao. Walang sinasabing ganun. Ang sinasabi ni Pangulong Duterte, huwag maging ignorante. Ano ibig sabihin na ignorante? Ayusin ninyo. Hindi yung may mangyayaring hindi maganda. Naiinit na ulo ko eh. Kasi ang goal naman ngayon is food security and focus naman po kami doon. Focus pala kayo doon eh. Bakit kung ano yung ginagawa ninyo? Bakit di nyo nalang tulungan na dami pang pabida? Announce pa kayo. Ha? Ito si AP nun talaga oh. Hindi rin po kami ignorante and alam po namin yung kalagayan ng mga pumipila. O alam nyo pala eh, bakit yung pinahihirapan pinapipila ng ilang oras? Ah, bakit? Para maraming masabing maraming nagugutom sa bansang Pilipinas? Bakit din, kung gusto nyo talagang tumulong, puntaan nyo sa bahay, doon nyo bigay. Simple lang naman eh, alam nyo na ngang maraming nagpupunta. Common sense eh, may common sense ka ba? Yung totoo, may common sense ka, mate? Alam mo na maraming pumupunta dyan. Alam mo nang sikat-sikatan ka. Alam mo na nga maraming may interest na pumunta dyan. Papipilain mo pa. Kung community pantry, bakit di mo puntaan sa bawat bahay? O di ba sabi mo maraming mong volunteer? O lakarin nyo. Lahat ng bahay, puntaan ninyo, bigyan nyo. Ah, pabuti nyo hanggang dito. Sabi ni iba, yun lang pala gusto ni Banat Bay, maabutan siya ng community pantry. Excuse me. Kangkong lang sapat na. Tsaka kape, ayos na. Hindi, yun naman talaga ang ano eh. Halatang paandarto masyado tong si community pantry na si AP nun. Eh, nakakausap po namin sila. So, sana po bigyan po ng pansin yung mga tao and even yung organizers. Pwede naman po magtulungan yung gobyerno and community pantry. Oo, oh, yun ang problema eh. Baliktarin mo pa ngayon. Parang ang dating, hindi pa nakikipagtulungan ng gobyerno. Excuse me te, kayo ang hindi nakikipagtulungan sa gobyerno. Dapat dumalapit kayo sa barangay at sabihin nyo doon sa barangay, oy, tulungan nyo kami, mag-ano tayo, mag-house to house tayo. Hindi yung parang ang dating kayo pa ang gustong habulin at makipag-coordinate pa. Ano to? Oy, mga kapitan dyan, makipag-coordinate daw kay AP nun. Ha? Makipag-coordinate kayo. Pa-importante na si ate. Ako tinatanong ko lang naman, hindi ko inuusgan si ate. Tinatanong ko lang, ate, ano to? Gusto mo ang gobyerno pa makipagtulungan sa inyo? Bakit hindi kayong lumapit? And sa huli-huli po, hindi po kami yung ignorante. Oy, sino ignorante? Hindi po kami yung ignorante. Sino po ignorante, te? Kayo naman yung nagpapapila-pila na mahaba dyan, kaya nga hindi na nasusunod ang social distancing. Wala nang peace mask, wala nang peace shield. Naman ng DILG na hindi kailangan ng permit para sa mga community pantry, kundi koordinasyon lang sa LGU. Bawal singilin ng kahit ano ang mga organizer. Ito na lang eh. Kung kayo organizer na matino, ha? Sasabihin nyo sa kanila, hindi namin kayo bibigyan kung hindi nakaayos ang peace shield nyo. Ha? Pag hindi nakababa yung peace shield nyo, hindi namin kayo bibigyan. O, tingnan ko na lang kung hindi magbaba ng peace shield yung mga yan. Oh. Sir, bawal din ang alak at sigarilyo at mga illegal na bagay at ipasasara. Paputok pwede? Labintador pwede? Ay, di ko alam. Ang community pantry kapag may naging paglabag. Kailangan ay merong standards na sinusunod. Sino man ang organizer, sino man ang mayroong nag-inisiatibo, dapat ma-ensure ang safety ng lahat. Oh, both ang organizer, ang beneficiaries, at pati na rin ang mga nagpapatupad ng ating mga batas. Paalala rin ng DILG, bawal ang EPAL sa mga community pantry. Hindi po natin papayagan na magkakaroon ng EPAL o tinatawag nating maglalagay na anumang signage, billboards, posters, bearing pictures. Alam mo ngayon ko lang narinig yun, kanina ako narinig yun, nung nireview ko, daring pictures.
Hindi pala pwede maglagay ang community pantry ang Mocha Girls doon? Baka sitahin? Sabi niya, bakit ganyan nasuot ng mga picture-picture ng Mocha Girls? Bawal ang community pantry? Initial o images ng mga tao na nagsasagawa ng community pantry, no? Lalo na po ang mga politicians na gustong pumapil dito sa community pantry. Tina Panganiban Perez, Nakatuto, 24 oras. Ayan, palakpakan si Secretary Anyo. Ay, siya ho ay healthy na po. So, malinaw ho yan. Ang sinasabi lang naman ng gobyerno, eh, sundin nyo yung ano, sundin nyo yung guidelines. Huwag kayong epal-epal, huwag kayong pabida, huwag kayong pa-picture-picture. Actually, sa totoo lang, ha, dapat ipagbawal na rin yung mga artista na pa-display-display doon. Siyempre, hindi mo maiwasan. Yung iba, hindi naman sila pupunta dahil lang sa paghingi ng mga kamukamote, di ba? O mga baboy-baboy, hindi naman sila pupunta dahil doon. Dapat to talaga pagbawal pati yung mga artista. Pwede silang pumunta doon. Pwede silang mag-community pantry pero naka-cover yung mukha nila. Para wala nang picture-picture, wala na yung, ay, nakita ko si ganito. O, di ba? Kasi kung bawal ang mukha ng mga politiko, bawal din dapat ang artista doon. Diba? Yun lang naman ang sa akin. Ito kasi nga minsan kasi yung mga artista din eh, talagang pag wala na talagang show, bida-bida na eh. Alam mo yung wala na tayong show, kailangan natin maging relevant kasi nasasabawan na tayo ni Ivana. Kasi si Ivana pag naglabas ng vlog, wala pang isang oras, maabot na ata ng 100,000. Tapos wala pang isang araw, million-million na. Dapat gumawa tayo ng gimmick natin, sabi ng mga artista. Gumawa tayo ng gimmick natin para makamta natin yung ganyang klaseng popularity. Diba? So, bida-bida sila ngayon. It's really the barangay and the mga sityo. Sityo din di purok. Pag maglinya lang sila, not so much, then sabihin lang, you're next. Ganun sana ang bugo lang isip yung mga gagawin yun.